Hi, kumusta? Last time na nag-bike check tayo, naka-mountain bike setup pa yung Foxster ko. Naka-semi-slick tires nga lang since most of the time sa kalsada ginagamit. This video is just an update. Ang dami na kasing nabago sa bike ko mula nung huli nating bike check. Yung setup kasi nito ngayon, naka-touring bike na. Hindi na rin naman kasi nakakapag-trail, most of the time nasa road lang. Since ginagamit ko yung bike ko pang commute tsaka pang deliver, nag-decide na akong gawin na lang itong parang touring bike. Ano nga ba yung touring bike? Yung touring bike kasi, it's designed to carry heavy loads across long distances. As in yung hundreds of kilometers tulad nung ginagawang ride nila Ian Howe na Manila to Bicol. Although yung mga long rides na ginagawa ko within a day pa lang, kailangan ko kasi ng capability na magdala ng maraming gamit. And on top of bicycles, ang isa ko pang hobby is photography. So minsan, nagdadala ako ng camera gear sa bike. Ang unang nabago dito since our last bike check is yung rear rack. Ginawan ko na yan ng sariling review. Gawa lang yan sa aluminum tubes kaya hindi ganong sobrang kabigat. Itong fender naman na nakakabit, DIY lang yan. Gawa lang yan sa dalawang ass saver tapos kinabit ko ng zip tie. Pangalawang binago ko dito is yung handlebar. Meron rin yung sariling review. Gawa lang yan sa stainless. Nabili ko siya November last year. Dapat nga hindi ko muna binili kasi right after kong bilhin, tsaka rinilis yung Sagmit Gravel Pro which is gawa sa aluminum. And similar lang yung price. Kaso, nabili na eh. Naku-curious lang talaga ako kasi ang dami nagsasabi, komportable daw ang loop bar. Ang problema ko kasi dati sa straight bar, sumasakit yung wrist ko pag sobrang tagal ko nasa ride. Kasi syempre yung straight handlebar, designed yan sa attack position. Eh most of the time, sa long ride, naka-stretch lang naman yung braso. Noong na-experience ko na yung loop bar, hindi naman ako na-disappoint. Komportable nga siya. Gawa nga nung natural lang yung kanyang back sweep tapos marami pang positions. Yung top cap ko nga pala, linagyan ko ng mount para sa cyclo computer. And then dun sa harap ng loop, linagyan ko ng camera mount. And then linalagyan ko na lang din ng phone clip para pwede kong magawang phone mount. Pangatlong binago ko dito is yung fork niya. Dati yung fork ko, Santur XCR na coil. Kaso pag may dala akong gamit, most of the time nakalock din naman for efficiency. Pag mabigat kasi yung dala ko sa bike tapos naka-on yung suspension, nagko-compress siya lagi kapag pumepedal ako. Noong una, ina-adjust ko lagi yung preload adjustment ng spring to compensate for the weight. Pero kalaunan, medyo tinamad na rin ako, lalo na pag halimbawa ngayon, kailangan kong mag-ride ng may gamit tas bukas wala, tas next day meron uli. Lagi na lang nakalock. Tsaka isa pa, maalaga kasi sa service ang fork. Sa manual ng Santur, kailangan lagi mong linisin, tapos lagyan mo ng oil yung stanchions niya, and then annually, dapat buksan yung loob, linisin. Yun yung common na nakikita kong mali ng mga bumibili or nag-a-upgrade ng fork. Kapag bili nila ng fork, pagkakabit, hindi na sinaservice. Pag hindi kasi naservice yung fork, matutuyo yung grease sa loob. Mangyayari, yung play niya magiging maganit, and papasukan din yun ng dumi. Pag hindi nalinis, maaaring madamage yung seals. So pag naka-air fork ka, maaaring cause pa yun ng pagsingaw ng hangin. So since more on roads lang naman ako, hindi naman talaga kailangan yung suspension, nag-rigid fork na lang ako. Yung kinabit ko ditong rigid fork is Sagmit Knight K2. Ang unang benefit niya ay syempre, hindi mo na kailangang i-maintain, pangalawa, gumaang. Kumbaga yung bigat na dagdag gawa ng loop bar tsaka ng rear rack, nabawi ko gawa ng gumaang yung fork ko. Yung binili ko nga lang, hindi siya suspension corrected, pang multiple wheel sizes siya. Ang nangyari nga lang, yung geometry ng bike ko, nagbago siya. Yung head angle niya naging steep. Dati, pag ginagamit ko yung phone ko, meron kasi ang gyroscope na pwedeng pangsukat ng degrees ng angle. Dati, ang head angle niya is around 68 degrees. Ngayon, 71 degrees na. Siyempre, ang unang disadvantage niyan is hindi na siya capable sa trail lalo na pag descent. Pero okay lang kasi hindi na naman ako nagka-trail. Ang advantage naman niya is gumaang yung steering niya. Yung trail kasi ng fork, nabawasan. So kahit nakahawak lang ako dun sa harap ng loop bar, hindi siya sobrang likot. Nakokontrol ko. Dati, malikot siya nung naka-suspension fork pa. Ganito kasi yung fork trail. Imagine merong line, follow mo lang yung angle ng head tube papunta sa ground. Tawagin natin yung point A. And then, gumawa rin tayo ng vertical line mula sa axle ng wheelset papunta sa ground. Tawagin natin yung point B. Pag malapit lang sa isa't isa, yung point A tsaka point B, low trail yan. Kapag malayo naman sa isa't isa, then high trail yan. Kapag ang bike, low trail yung geometry niya,
magaang lang yung steering. Common yan sa mga bike na merong steep head angle tulad ng mga gravel bike tsaka road bike. Kaya hindi talaga kailangan ng masyadong malapad na handlebar kasi mas magaang yung steering. On the other hand, yung mga bike naman na merong slack head angle, nangyayari is lumalaki yung trail. Because of that, kailangan mo ng extra leverage. Kaya yung sa mga mountain bike, mahaba yung handlebar. Isa pang naging epekto ng pagpapalit ko ng fork, bumaba yung bottom bracket height ng bike ko. Syempre, disadvantage sa trail, nabawasan yung ground clearance. So, mas mataas yung chance na mag-pedal strike. Pero dahil nga more on roads lang naman tayo, hindi na yan malaking problema. Syempre, ang advantage niyan, bumaba yung center of gravity ng bike. Nangyari, mas naging stable siya. Pagkatapos ng fork, ang sunod kong pinalitan dito is yung pedals. Yung dati kasing pedals na alloy na in-speed, hindi pa siya sealed bearing, napakalog ko. Kaya nagpalit na ako nung sealed bearing, Rock Bros. Pagkatapos nun, linagyan ko ng stand yung bike ko. Kasi pag naka-loop bar ka, tapos linin mo yung handlebar, na out of balance siya. Tapos meron pa akong rear rack, kaya hindi ko rin malin yung rear wheel ko, kaya nag-stand ako. Yung brand ng stand na nabili ko is Bolani. Ang maganda dito, nakakabit siya dun sa axle ng wheelset. Ayoko kasi nung nakaklip sa frame, baka madamage lang yung paint. Kung naka-quick release ka, babaliktarin mo lang yung quick release axle kasi dito mo i-screw sa stand yung kabilang dulo. Ako, ang ginawa ko, bumili na lang ako ng bolted na axle. Ang tawag sa kanya is anti-theft kasi yung shape ng kanyang screw, pentagon. Meron siyang sariling key na kasama. Kasi kung allen yan, tas meron ding allen key na dala yung magnanakaw, di makukuha din. At least eto, ikaw lang yung may susi. Yung pinaka-last at pinaka-recent na napalitan dito, which is ginawang ko rin ng review, is yung brake set. Dati, naka-Tourney TX siya na mechanical. Ngayon, naka-hydraulic naman na Meroka. Kung di mo pa napapanood, panoorin mo. Yung the rest ng component, hindi na napalitan. Same group set pa rin, M5100. Yung pa rin gulong na re-review natin dati, which is semi-slick. Stock pa rin yung rims ko, yung frame, and then yung iba pang components, stock pa rin. Sa mga bags naman, sa harap, meron akong dalawang water bottle holder na bag sa kabilang side ng stem. Sa harap naman, meron akong maliit na bag. Diyan ko linalagay yung phone ko tsaka wallet para madaling ma-access. And then, para makapagdala akong ekstrang tubig, doon ko linalagay sa water bottle holder. Minsan naman, pag magda-drive-thru, doon ko linalagay yung drinks sa water bottle holder. Sa likod naman, meron akong saddle bag. Ang linalagay ko dyan is yung lock ng bike ko. Ayoko kasing ilagay sa frame o kaya sa seat post kasi eventually napupudpud yung paint. And then, doon naman sa rear rack, meron akong Anmei Luna bag, 8 liters yung size niya. Dyan ako naglalagay ng mga tools, tsaka ng mga extra pang items tulad ng face shield o kaya minsan merienda. At least, wala akong backpack. Kasi pag naka-backpack pa, minsan masakit sa balikat, tapos pawis na pawis pa yung likod mo. Isa pa is dahil lahat ng gamit mo nasa bike, mas mababa yung center of gravity, which is again, improves stability. Kapag kailangan kong magdala ng maraming gamit, lalo na pag kailangan ko ng ekstrang damit, ilalagay ko dyan sa rear rack is 20 liters na dry bag. Yun yung talagang pag bukas na ako uuwi. Pag pan-deliver naman, dinalagyan kong basket. Kaya pag may bibili na ako sa kanto, dyan ko nalang lalagay sa basket. And pag kailangan ko magdala ng camera gear, dyan ko linalagay yung mga accessories tsaka tripod sa rear rack. And then yung camera lang yun nandun sa bag ko para hindi matagtag. So far, hindi ko pa naman kailangan gumamit ng pannier bags. Siguro, in the near future, kapag nag-multi-day rides na tayo, baka bumili ako ng pannier bags para mas maraming madalang gamit. Yun lang no, gusto ko lang share yung setup ng bike ko since ang dami nang nabago since nung last bike check natin. And sana, may natutunan ka or may nakuha kang idea. And kung nagustuhan mo, hit like and consider subscribing na rin.